Pag-usapan natin ngayon tungkol sa mga nangyari sa Senado kanina. Halos magkasabay doon sa lower house din, sa House of Representatives. Itong sa Senado naman, itong connection doon sa nangyari noong last week na si Pastor Kibuloy was cited in contempt doon sa committee ni Senator Risa Ontiveros. Doon sa pag-cite, nung sinite siya for contempt, alisto naman ang BFF ni Pastor Kibuloy na si Senator Robin Padilla. It's payback time. Laki yung utang na loob niya doon eh. Tinumpan niya siya ng eleksyon. Kung totoo ba naman niya na 7 million ang member nila. Kaya nga yung mga politiko na may balak tumakbo sa national positions, nag-ahabol din dito. Kaya nga di tayo magtakong bakit marami rin kumampi dito. Kasi what is 7 million? Eh kahit kalahati lang doon, ang laki ng pundo noon. Kaya di tayo magtaka na parang magnet din siya sa mga politiko. Feedback time. Kaya matandaan natin, alistong nag-object si, ayaw niya ipakuntip. Kaya dahil doon, kailangan na may butuhan para ma-reverse yung contempt order. So, kailangan ng 8 boto para ma-reverse yun. So, meron siyang 7 araw si Senator Padilla na manghalap ng boto. Talagang nilakad nila to. La Senator Amy, talagang kinampihan nila. Ngayon, kanina, umabot na ng pang-7 araw, last day na. Hindi talaga nakakalap ng 8 boto para sana ma-reverse. Umabot lang sana sila ng 5, tapos, ang nangyari, yung una, umabot na 5, pero 5 pa rin kasi dyan na ngayon si Mark Villar. So, umabot sila ng 5 nung una. Nung kinabukasan nung sinite for contempt si Pastor Kibuloy, binawi naman ni Senator Gibercito yung boto niya. Dahil nga, ang sampanan ng kaso yung DOJ bilang paggalang na rin sa aksyon ng DOJ. Yung pag-file nga ng mga criminal cases, yung rape at yung human trafficking. Mabigat kasi na kaso yun eh. So ito, umalis sa 4, tapos nga 5 na naman. Hindi talaga sila umabot ng 8. Ngayon sana ang feeling magpa-reverse sa contempt order para hindi ma-resultan ng warrant of arrest. Dahil hindi nga sumipot sa hearing. So, ito na sana kanina. Pwede na sana gumawa ng pipirmahan na sana ng warrant of arrest ng Senate President. Pero ayaw muna ng isyuhan ng Senate President ng warrant of arrest. Sabi nga ng iba, dahil sinabi rin naman kasi niya magkaibigan sila. Kaya tuloy, duda tuloy ng iba na dinidribble-dribble ni dinidelay niya. Kasi nga, March 22, ang Senado baka mag-adjourn. So, kung hindi mapirman agad yan, magbakasyon na walang warrant of arrest. So marami pang mangyari kasi matagal pang balik nung pag nag-adjourn. Marami mangyari. So buti na lang kanina may sesyon. Ito na ngayon. May order na ang Senado, nag-issue na ang Senado ng Shoko's order versus Pastor Kibuloy and explain in 48 hours kung bakit siya hindi dapat ma-issuehan ng warrant of arrest. Ang katwira naman ni Senator Senate President Zubiri na ayaw niya mangyari kagaya nun sa Parmali. Ayaw niya mangyaring masabi ng Supreme Court na walang due process. So niyang bigyan pa ng ample times kampo ni Pastor Kibuloy sa pagsagot. Kung yun naman talaga ang purpose niya, maganda rin para walang lusot. So ito, explain in 48 hours.
na issue na yan doon sa Sergeant of Arms, Sergeant at Arms, I mean, ng Senado. Padala na yan doon. Kailan sagutin ni Pastor Kibuloy ng 48, within 48 hours, dalawang araw. Kung hindi, tuluyan na siya ma-issuehan ng warrant of arrest. So, ito ngayon ang nangyari. Abago pala yan. Grabe naman yung mga demands niya, no? Meron siyang 17 demands. Atin siya, pero actually, yung mga demands na yan, hindi na realistic yan. Parang pamburaot na lang yun, eh. Lumalabas tuloy, wala siyang respeto sa Senado. Ang binabastos niya, Senado, anong klaseng salugad ito? Yun po naman, nag-demand ng private jet at the expense ng Senado. Tsaka nag-demand ng accommodation na sa 5-star hotel. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa mga kasama din niya. Yung sinabi ba yun na 50 bodyguards ba yun? Binastos na yung Senado. E, pusasan ka lang naman. Demand-demand ka pa. San ugan? May ari ng universe. Basta gumasta ganyan. Eh di naman ako makahunti virus. Pero bilib ako sa estad niya ngayon, di rin siya nagpatinag. Malaki rin binangga niya. Kakampi yung dating presidente. Daming kakampi siya na doon. Mga politiko. So, hindi man siya ng ganun. Speaking of kasi yung demands ni Pastor Kibuloy na 17 o 17 na demands, parang utos na rin eh. Kaya alaala ko tuloy yung 10 utos, tapos meron daw 12 commandments dun sa mga nasawang nagbibisyo na huwag kang pahuhuli. Tsaka pag nahuli, pang 12, 12 commandments, na pag nahuli, huwag kang aamin. 10, 12, at saka yung Pastor Kibuloy, 17. Kaya, ano naman ang naging sagot ni Senator Antibios sa mga demands ni Pastor Kibuloy? Sabi niya, ang Senado pa talaga mag-adjust sa mga demands ni Pastor Kibuloy. Special naman, no? Parang gusto pa niyang baguhin yung house rules para lang kumubor sa kanya. Siya lang yata ang gagawa ng ganyan sa pinapatawag sa Senado. Tapos talaga, no? Tingnan natin ito, may sinasabi pa siya, no? Ito sa politico.com.ph or politico na Facebook page. So, tingnan lang natin. Dagdag pa ni Senator Antibios dito, sabi niya, dun sa kanyang press conference o media briefing, press briefing, dun mismo sa Senado, nung kahapon, March 11, sabi niya, mga kasama, sa tingin ko, ay wala kahit sino sa atin ang akala na sa darating ang panahon na kapag may ipinatawag na pumunta sa hearing, ang isasagot ay sige, pupunta ako sa hearing pero sa 17 na kondisyon. Yan ang dagdag ni Senator Antibios. Dinaig pa ni Pastor Kibuloy ang 10 utos ng Diyos. Tapos, sabi niya, at saka ito dapat lang, sabi niya that the Senate will not bend its rules and procedures for you, Pastor Kibuloy, even if you are, as you say, a self-appointed son of God. Dapat lang.